Welcome back to our channel. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo dahil isa sa mga viewers natin, manonood natin, ang nag-message sa atin na kung ano daw po ang gagawin niyang ritual para sa masungit niyang amo at napaka makukulit raw at matitigas na ulo na kanyang mga alaga. At hindi lang po ito para sa kanya, ito rin po ay para sa mga namamasukan, lalo-lalo na sa mga OFWs natin, mga kapatid dyan, nasa malalayo, na walang mapupuntahan, walang makakapitan, nakakura-urada, unlike na yung mga kasama natin ng ating pamilya, pagka may nararanasan tayo, nahihirapan tayo, may agad-agad tayo nakakapitan. Pero siguraduhin natin mga kasosters na gagawin natin itong buo ang ating loob, no? Walang halong pagdududa, hindi tayo nagdadalawang isip at buo ang ating paniniwala kay Lord na tutulungan niya po tayo. Itong gagawin po natin ay inspirasyon lamang natin, mga gabay lamang po natin, mga kasolsters. Okay, ito po ay para pabaitin, ang ritual na itong gagawin natin ay para pabaitin ang mga among masusungit, mga among mga malulupit, kasama na po ang kanilang mga anak. Okay po, so isa-isain po natin ang mga gagamitin natin. So, tungayan po ninyo dito sa ating video na ito. Yan po. So, tapusin niyo po ang video natin ito. At saka sa mga bago po sa ating channel, please don't forget to subscribe and then click the bell button para lagi kayong notified sa mga bago po naming videos. Maraming salamat sa nag-request po nito. Hindi po ito magastos. Gawin niyo po ito dahil ang mga ginagawa po natin ay matatagpuan lamang sa ating kusina. So, hindi po gagastos at hindi po mabubutas ang inyong bulsa. Subukan niyo po ito, mga kasosters, at ito ay napaka-effective. Basta, bukal sa kalooban ninyong ginagawa ito, hindi lamang po kayo, basta sumusubok lang. At isipin niyo po lagi na mangyayari at mangyayari po ang ating mga wishes, ang ating mga hinihiling na hindi tayo nakakaapak ng ating kapwa. At laging tatandaan, huwag po tayong nag-wish or nananalangin ng hindi maganda sa ating kapwa. Lagi po natin kahit gaano na tayo nasasaktan, lagi po natin ipinalangin at i-wish ang kabutihan niya at kabutihan ng lahat. Yan lang mga kasosers, panoorin niyo po, tapusin niyo po ang ating video. Kuha tayo ng ating sibuyas. Ayan. Kuha tayo ng ating sibuyas. Ito po ang ating mga gagamitin sa ritual na ating gagawin para bumait ang ating mga masusungit at malulupit na mga amo. At yung mga feeling amo ng mga katrabaho natin. Hindi naman amo, hindi naman boss, pero feeling boss na malulupit at masusungit. Lalo-lalo na yung ating mga kababayan sa abroad, sa malalayo. No, wala silang malapitan doon na mga kamag-anak, mga kaibigan, kasi mostly puro trabaho lang sila. Eto po, kuha tayo ng sibuyas. Powder na pepper, paminta na powder. Chili flakes or chili powder. Bawang, and then aspili or pin. Ayan po. Ayan. Ano ang gagawin po natin dito? Okay. Una, kuhanin natin ang ating sibuyas, ang ating onion, and then hahatiin po natin na paganito. Paganito po ang hati ng ating sibuyas. Hindi po pa ganon kung hindi po pa ganito. Yung magkukorte ka na parang bibig. Ayan po. Huwag niyo pong pipigtasin, huwag niyo pong hihiwain na buong buo. Yung magkukorte ka lang na parang bibig. Ayan. Ayan, hihiwain mo dyan. And then, ang sunod mong gagawin ay magdidikdik ka ng bawang.
Pagka nadikdik mo na ang bawang, kahit po maliit lang na amount or konti lang po ng bawang, ipapasok mo po dito sa ginawa mo or sa iniwa mo or ginawa mong parang bibig. No? Bakit natin ginawa ito? Kasi parang ito yung sumisimbolo sa bibig ng mga malulupit nating mga amo. Mga masusungit nating mga amo. Ayan. And then, ito ay ipapasok dito. Ayan. Pero dapat dinikdik. Yan po, ganito po. So, kahit konti lang po nito, ipapasok po natin dito sa hiniwa natin, sa bibig na ginawa natin, sa ating sibuyas, ganyan. Yan, kahit konti lang po, ayan. Ipasok mo pong ganyan. Ayan. Ganyan na po ang itsura niya. And then, kukuha po tayo ng powder ng paminta. Ayan, ground pepper. And then, lalagyan mo po ito sa loob. Ayan. Lalagyan mo siya. Ganyan po ang ating gagawin. Ayan. Ayan. Ang sunod po nating ilalagay, pagkatapos natin lagyan ng ground pepper, ayan po, ay lalagyan po natin siya ng chili powder or chili flakes. Ayan po. Ayan, maanghang. Pangontra sa mga malulupit. Ayan po, lalagyan natin. Ayan. So, ganito po ang magiging itsura niyan. Ayan na po. Ganyan po ang magiging itsura niyan. And then, ayan po, ganyan. Kukuha na po tayo ng ating perdible. Or ang tawag nito dito sa amin ay, or tawag nito is aspile. Ayan. Tapos, pagkatapos mong gawin ito, ito mga inilagay mong ito, magsusulat ka, matutulis na bagay po ang isusulat mo dito. Isusulat mo po dito yung kompleto ha, kompletong pangalan ng iyong among malupit. Ayan. Kompleto, pangalan, at saka apelyedo. Or kahit ng mga katrabaho mong mga feeling boss. Ayan, dyan. So, isusulat mo dyan. Halimbawa, Maria. And iuukit mo po dyan, Maria de la Cruz. Isusulat mo dyan. And then, or Juan de la Cruz. At saka dito naman, yung pangalan mo, buong-buong pangalan mo din. Ayan. So, and then, pagkatapos na maisulat mo ang kumpletong pangalan ng amo mo, and then yung pangalan mo dito sa baba, haharap ka sa silangan. Haharap ka sa silangan, ha, mga kasolsters. Haharap ka doon sa silangan at ibubulong mo dito ang iyong mga wishes, yung mga gusto mo, katulad ng babait ka. Ibabanggitin mo ng 3 beses ang pangalan ng iyong amo ng kompleto. Babait ka, Juan de la Cruz. Like for example, Juan de la Cruz, ang pangalan ng iyong amo. Ayan, babanggitin mo ng 3 beses. Babait ka, Juan de la Cruz. Babait ka, Juan de la Cruz. Babait ka, Juan de la Cruz. Ayan. Mainam na gawin ito, mga kasolsters, itong ritual na ito para mas lalong tumalab sa araw ng Martes or sa araw ng Biyernes. Lahat ng mga gusto mo na mabago sa malupit at masungit mong amo, babanggitin mo dito na nakaharap ka sa silangan habang patataas ang haring araw. And then pagkatapos nun, kukuha ka ng mga perdible at sasarahan mo to. Ayan. Sasarahan mo, itutusok mong ganito. Ayan. Itutusok mong ganyan ang perdible. Lahat yan. Hanggang sa masilyuan mo siya. Siya ang gagamitin ninyong pin na ganito. O mga aspili. Ayan. Ganyan. Ganyan mga kasolsters ang gagawin mo. Ganyan. Hanggang maubos yung siyam na aspili. Or pin na aspili. Hanggang masarahan po ito. Ayan. And then, pagka nagawa mo na po ito, nasarahan mo na siya. Ayan. Isisilyo kasi natin.
Yan yung ritual na gagawin natin. Isisilyo natin. Ayan. Tapos, pagkatapos mong magawa ito, ilalagay mo siya sa mataas na lugar sa ibabaw ng inyong cabinet sa may bandang silangan. Ayan, mga kasolsters. Gawin nyo itong mga kasolsters at 100% ang masusungit at mga malulupit ninyong amo ay babait. Ito na po yung ating solusyon kasi wala naman tayong gagawin na para labanan sila. Sa pamamagitan ng ritual na ito, makakatulong ito mga kasolsters. Babait sila, 100% babait sila sa inyo. Okay? So, yan lang po mga kasolsters ang ating gagawin para maging mabait ang ating mga amo, ang anak ng ating mga amo. Babanggitin o isusulat nyo lang, iuukit nyo lang dyan ang pangalan. Hindi po nila yan malalaman bakit. Sa tagal po ng araw na ginawa natin ito, kukulubot po itong ating sibuyas. Ayan po. At yung pangalan na iniukit ninyo dyan, na pangalan nila, ay hindi po nila mababasa. Ayan po. So, isa po ito sa pinakamabisang ritual para pabaitin ang ating mga masusungit na mga amo o mga feeling boss nating mga katrabaho at saka mga anak ng ating mga amo. Kapag ka sila ay mga masusungit, mababangis, ayan, mga malulupit, gawan po ninyo ng ritual na ganito. Ano po? Iuukit ha, huwag kakalimutan, iuukit ang kompletong pangalan at gawin nyo po ito sa araw ng Martes or sa araw ng Biyernes, yung papasikat po ang araw. Ano po? Yan lamang mga kasosters, ang aking maibabahagi. At ito po yung sagot doon sa nag-message sa atin na kung ano raw po ang gagawin niya. Ito po, napakasimple, napakadaling ritual para pabaitin ang ating mga masusungit at malulupit na mga amo, mga pangit na ugali ng ating mga amo. Kasi wala naman tayong karapatan lumaban sa kanila sa pamamagitan nito, ng ritual na ito, at simpleng mga hiling mo. At syempre, of course, ang pananalangin mo na para sa iyong kaligtasan, lalong-lalo na ikaw ay nasa malayo, gawin mo na po ito. Okay, yan lamang mga kasosters. Tandaan natin mga kasosters ha, kapag ka ginawa natin ang ritual na ito, hindi po tayo mananalangin ng masama para sa ating kapwa. Ang ibubulong po natin dito ay yung mga positibo na gusto mong mangyari sa amo mo para siya ay bumait. No? Hindi po kayo mananalangin ng masama kasi babalik at babalik po sa inyo kapag ka kayo ay nanalangin ng hindi maganda para sa inyong kapwa. Kahit na minalupitan na kayo, pinagmalupitan na kayo, sobrang sungit nila, ipapanalangin po natin at ihilingin po natin dito habang papasikat ang araw, yun po ang ating laging tatandaan, ang kabutihan na gusto mong mangyari sa amo mo. Huwag na huwag kang babanggit ng hindi maganda para sa kanila. Para ang mga wishes mo, ang panalangin mo para sila ay magbago, ay tumalab. Okay? So, yun ang tatandaan natin mga kasosos. Kahit na nasaktan na tayo, huwag po tayong mananalangin ng masama para sa kanila. Dahil kung bumalik po yun ay sobra-sobra pa. No po? Kung ano yung inaayawan mo, yun ang mangyayari sa iyo kapag ka ikaw ay nag-wish na nanalangin ng hindi maganda sa inyong kapwa. Ikaw ay nasa malayo, gawin mo na po ito. Okay, yan lamang mga kasosters. Thank you for watching. Sa mga bago po sa aming channel, please don't forget to subscribe and then click the bell button para lagi kayong notified sa mga susunod nating ibabahagi sa inyo. Bye! Thank you mga kasosters!